Hello everyone, this is me again, Emma's channel. Samahan niyo ako ngayon guys. Magluluto tayo ngayon ng bacon carbonara. At ipapakita ko sa inyo ang aking mga gagamitin ingredients o recipe. Ito po, panoorin niyo at samahan niyo ko guys. Ito po yung aking mga ingredients na gagamitin. Ito po yung mushroom. Sliced mushroom po siya. Then aking garlic. Then yung aking bacon. Ini-slice ko na rin po yung bacon para i-crispy ko siya. Then, ayan, Nestle cream, onions, minced onion, then yung aking Alaska ibab, then mushroom soup na Campbell's, cream of mushroom soup, yan po. Butter, fresh na butter, then yung aking cheese, yung sili po, yung aking pong i-garnish dahil hindi po ako nakabili ng parsley, wala po talaga sa grocery. Okay. Dahil walang parsley, ito po yung oregano lang na whole oregano, dry po, dried na leaves ang aking gagamitin. Okay po, para mabango. Yan lang naman po ay ating pandagdag flavor sa ating carbonara. Ito, nagpapakulo po ako ng, naguna po ako ng water, nagpakulo po ako ng tubig. So, kailangan nating mauna yung ating pasta, lutuin muna natin. Dahil po yung aking gagamitin is ito, 900 grams ng pasta. Then, ito yung aking tubig. Nilagyan ko po siya ng isang kutsara na cooking oil para hindi siya magdikit. Then, kaunting salt. Nalagyan ko siya ng salt po. Okay. Okay na po yan sa salt. Dahil okay na po, boiling na po yung water, ilalagay ko na yung aking pasta. Okay. Yan ang aking uunahin. Ito lang naman guys, madali lang naman magluto niyan. So abangan na lang natin siya bumaba at maluto bago na rin gawin yung ating sauce. Okay po. Okay, simulan na po natin ang ating pagluluto. Ito, unahin ko po yung bacon. Unahin ko po yung bacon para ma-crispy po siya. Okay guys, ito yung bacon. Nakikita nyo naman, di ba? Nagiging crispy na siya. Ito yung masarap mamaya na ipanghalo natin sa sauce ng carbonara. Ito po yung aking ginagawa sa bacon. Okay po. So, ganito lang. Okay. So guys, set aside ko muna yung aking bacon para maigisa ko yung ating bawang saka sibuyas. Gusto ko to ilagay mamaya pagka medyo ilagay ko na yung aking pasta. Salin muna natin to. Iiwan natin yung kanyang oil dyan. Yung mahalaga, luto na siya. Diba? Ilalagay na po natin yung ating garlic. Ayan. Dahil po gusto ko sa aking carbonara maraming butter. Ito po na yung aking butter. Ilalagay ko na siya habang minigsa. Kita nyo, oh, marami, di ba? Ayan guys, ganito lang ang aking pagluluto na aking creamy carbonara. Next po, ilalagay ko na yung aking minced na onion. Yung white onions po ang aking ginamit para sa aking carbonara. Okay, next guys, ilalagay ko yung aking
pampaanghang, siling na haba, o green, tinanggal ko lang yung aking buto, yung buto sa gitna. Then, in-slice ko siya ng pino para maanghang. Mas gusto kasi ng aking mga kakain ito ay maanghang siya. Kasi daw, pag carbonara, madaling makaumay dahil sa sauce niya. Dahil tayo naman yung mga Pilipino, hindi naman tayo mga European. Hindi katulad ng European. Pagkain na regular ko sa kanila, sa atin po ay minsan na special din. Special sa atin to, dahil minsan lang lutuin. Pag nag-crave lang, saka lang natin niluto. Ayan. So, ito yung aking mushroom, button mushroom. Naglagay na rin po ako. Papansin nyo, maraming sahog. Okay po, para mas masarap siya. Mas masarap pag maraming sahog. Okay. Tingnan po natin siya mag-isa ng konti. Okay guys, ilalagay ko na yung aking ito, kebab mushroom soup. Lagay na natin siya. Inaan ko lang yung apoy kasi malakas na. Dahil ang ginagamit ko pong lutoan ay ito, non-stick. Madali pong uminit. Okay. Sapat na to. Isang ganitong lata lang. Dahil puro siya. So, ayan. Lagay ko na rin yung ibat. Ayan. Ito lang guys, yung aking pamamaraan ng paggawa ng aking sauce ng aking carbonara. Okay, imi-melt ko lang po yung aking sauce na cream of mushroom soup. Hintayin lang natin guys na mag-boil po ito yung ating sauce para mailagay natin yung ating susunod na ingredients. Okay po. Mga ilang minuto lang, kukulo na siya. Ay, mag-add po ako ng kaunting asin. Ayan. Dahil medyo matabang siya, lagyan natin ng kaunting salt. Okay guys, maglalagay din ako ng cheese. Kailangan cheesy po siya. Lagyan natin ng kaunting cheese. Then after nyan, pag naluto na, pwede rin tayo mag-add pa ng cheese. Para matunaw na yung cheese niya. Ayan, halo ko lang po ng ihahalo para matunaw yung cheese. And guys, napapansin nyo, di ba, boiling na siya, no? Kumukulo na. Mag-add ako ng black pepper po. Ayan, black pepper. Maglalagay ako. Ito guys, i-add ko na yung aking Nestle cream. Simutin natin kasi masarap to, sayang. Ayan, malapot na siya, di ba? Ito po yung nabibigay ng sarap. Tagtag ng flavor sa ating sauce. Sa ating white sauce. Okay guys, lalagay ko na yung bacon. Yung aking pinaritong bacon kanina. Ito na siya. Ba? Para mas masarap, ilagay na natin yung bacon. Ayan. So guys, maglalagay ako nitong dried oregano na whole. Hindi ko pa nabubuksan guys. So ayan. Para mint. May flavor siya. Dami no? Naidami kong ilagay. Okay lang para masarap siya.
So, ito na guys. Luto na yung aking sauce ng aking carbonara. Ayan, napapansin nyo. Luto na siya. Pwede na tayo mag-add ng pasta. Ayan guys. So, ito na. Yung aking pasta. Nailagay ko na siya. Napapansin nyo, yan na yung ayan, sarap, luto na siya. So ito na guys, luto na yung aking carbonara. Ayan, done na siya. Okay, yan na yung mga flavors niya. Yung ating bacon. So, ayan. Okay na po. Okay na guys, ito na yung aking nalutong bacon creamy carbonara. Ayan, napakahirap talaga magbigkas sa isang katulad ko na probinsya na. Ang hirap bigkasin ng mga salita na naiiba sa atin. Okay po. Maraming salamat. Ito po, maraming salamat uli sa pagsama sa akin. Okay. Guys, maraming salamat dahil sinamahan niyo na naman ako ngayong gabi sa pagluto ng ating bacon creamy carbonara. As in, napakadali lang lutuin, madaling merienda, hindi natin kailangan kumain sa labas dahil marunong naman tayo magluto nito. Dahil kung sa labas tayo kakain, masyadong mahal. So, pag dito, lahat makakakain, marami pa. So, ito guys, maraming salamat sa lahat sa panunood. Okay po, sana nagustuhan nyo aking recipe at itry nyo din, magugustuhan nyo. Kakaibang flavor naman yung aking ginawa ngayon. Sige, maraming salamat po dahil yung aking unang ginawa ay spicy creamy tuna carbonara. So, ito naman ay aking bacon, ang aking flavor. So guys, maraming salamat sa lahat. Okay po, bye-bye.